Kamusta mga kalibre? Mayroon tayong isang customer na pupuntahan. Tumawag sa atin ngayon-ngayon lang. Tuwing isang buwan daw, nawawala yung lamig ng spray type niya. Lagi siyang tumatawag sa dating technician. Pagka tawag, lalagyan lang daw ng freon mga isang buwan. Nawawala agad ang lamig kaya tumawag ng ibang technician. Ano ng ibang gagawa? Kaya tayo yung natawagan at nirekomenda tayo ng kapitbahay niya. Kaya sabi ko, baka may leak yan. Advance ako mag-isip. Nilalagyan naman ulit ng freon. Tatlong lagay na sila ng freon. Sigura daw tayo na yung leak nito nasa unit. Kung hindi sa... Advance ako mag-isip. Nasa indoor. Karamihan ng LJ may ring leak dun sa condenser. Kung aluminum yung condenser niya. Yung evaporator, bihira lang din yung evaporator. LJ, yung sa evaporator na karamihan nagli-leak yung coil sa coolin. Yan, evaporator yon pag suspikan mo na may leak. Pero ito ngayon, LJ. Marami na tayong nagagawang LJ nga ang leak na sa condenser. Parehas yan sila ng Samsung. Ngayon, aluminum kasi yung ano nila eh. Condenser, kaya i-check natin. Halina't, samahan nyo kami. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong tutorial na ina-upload ko sa aking YouTube channel. Okay mga kalibre, traffic na yan. Malapit na kami sa aming pupuntahang customer. Mga kalibre, ito na yung LJ na may leak na lagi na lang nilalagyan ng freon dahil pabalik-balik na lang yung problema nito. Ito yung aircon na ililigtas natin. Oh, sige, okay lang kuya. Observahan muna natin kung mayroon pa freon. Pagkatapos ililigtas na natin. Ayan, malamig naman siya. Pero hindi gaano. Gana siyang compressor. Ibig sabihin, leak ang problema talaga nito. Leak. Uy, baklasin natin. Ayan, yellow. Kulang nga sa freon. Ha? Naglang video. Ligtis muna natin. Tingnan muna natin kung may leak dito banda. Kung wala, babaklasin na natin yung unit. Sigurado tayo sa condenser. Tatanggalin natin yung condenser pagkatapos natin dito. Kung wala tayong makitang leak. Okay. Walang leak kaya baklasin na natin. Yan o, mayroong langis-langis. Yan, naglalangis-langis siya kaya babaklasin na natin to.
para ilublob natin sa badya para makita natin kung talagang dito yung leak kasi naglalangis eh, sigurado tayo. Ito, natanggal na natin. Pagkatapos natin, lagyan na natin to ng access valve para ilublob na natin sa badya. Yan, oh. Langis talaga yan. Sigurado talaga yan. Mayroon tayo lagang leak yan dyan. Ito na. Lalagyan na natin ng pressure para simulan natin pag-leak test. Para makita natin kung talagang may leak ba talaga siya o wala. Kasi pag walang leak dito, eh, doon tayo magliligtas naman yung evaporator. Pero ito ang naunahin natin kasi may nakita tayong langis. Eh. Ayan, no? Mayroon talagang leak siya. Micro leak. Napakaliit lang talaga. Kaya buwan bago mawala yung lamig. Ay, sigurado na tayo. Ito na talaga yung papalitan natin. Ilagyan siya natin ng 250 PSI para sa leak test natin. Kaya 250 pa lang. Lumabas na yung leak na maliit. Ito yung ipapalit natin. Sikanahan lang ito kasi mahal daw yung bago eh, sabi ng customer, kaya okay lang daw kahit sikanan. Basta tatagal naman siya. Babalik na natin para matesting kung okay to. Alam ko medyo mahaba to eh, kaya okay lang daw na medyo umangat yung cover. Yan, okay na. Naibalik na natin. Yan, okay na. Paano na? Sana yan lang yung leak. Buti nakita kaagad natin at mayroon tayong pangpalit agad na sikanan. Kaya nagawa kaagad natin. Nakalibre. Huwag kalimutan mag-subscribe ha, para sa mga susunod ng video, ma-update ko kayo. Maraming salamat sa panood. Bye!